100,000 subscribers. Malapit na nating maabot, Katipa. Maraming salamat sa iyong pagsuporta at maraming salamat din sa iyo. Salamat din sa iyo kung ikaw ay magsusubscribe ngayon. Okay? Ito ang Paring Don Tutorials Channel. Ito ang One Last Breath by Duck Reed. Okay? So, ituturo ko yung rhythm guitar. Yung sa intro na ginagamit din sa verse. So, yun. Yung kaninang natunghayan nyo. Ito. Alam nyo mga katipa, isa itong magandang guitar exercise kapag natutunan ninyo. Itong One Last Breath. Yes! Kasi na-stretch yung mga daliri natin. Lalo-lalo na yung pinky. Sa umpisa pa lang. Nabibigyan na ng challenge yung kamay mo eh. Kaya hindi lang pang fans ng Creed ang tutorial na ito, ang guitar lesson na ito, pang ano rin, para sa mga beginners talaga ito. Kumbaga, pagpilitan nyo matutunan ito, tapos pagsanay na kayo, lagi nyo tugtugin para na exercise, na i-stretch ang inyong mga daliri. Okay? At pati na rin itong inyong plucking hand na ano rin, masasanay din sa mga paggalaw-galaw sa strings. Umpisa na natin. So, ang video na ito ay may kasamang tablature, ha? Ipapaliwanag ko yung rhythm guitar na yan sa pamamagitan ng tablature, okay? Bukod sa guitar tab, yung guitar tab na sa baba. Tapos dito, fingering position. Kasi sa guitar tab, hindi mo naman magigits kung ano ba magandang posisyon. Diba? Makikita mo lang kung paano gumagalaw yung mga strings, paano tumutunog. So, ayan, meron tayong guide. Well, let's start. Ano lang naman ito? Kumbaga, dalawang pattern na pag-aaralan. Tapos, ang mga chords, D, A, B minor, G. Okay? Let's start. So, yung unang mangyayari, naka-D ka na kagad. Okay? Ayan. Sabay daw ang 4th at 1st string. Habang naka-D ka, sabay yung 4th at 1st string. At yan na nga yung naka-0 yung 4th string, naka-2. Naka second fret ang first string. So, pagsabay mo, ang susunod, nag-iisang fourth string. Okay? Okay, ang susunod, yung hindi liit mo, pupunta sa fifth fret, first string. Okay? And then, nag-iisang fourth string. Tapos, bibitawan mo ang first string, magiging zero, pa-hammer sa two. Yan. And then, naka-D ka pa rin, kakatabitin mo ang second string na naka-third fret na yan. Automatic na yan, naka-D-K. So, second string, biglang bitaw na ang tipa, naka-open ang third string, tipa. Yun. Tapos, lipat na ng chord A. So, ito ang advice kong gawin mong A. Isang ipit ng index lang. Ha? Bakit paring doon? Eh, kasi yung nakita ko doon sa gitariste. Okay. Ang unang mangyayari sa A ay fifth string open. Tapos, yung second string, di ba, nakaganyan ka. Second string, second fret. Tapos, third fret. Tapos, susunod, hammer, third fret to fifth. Gagamitin mo yung hinili para mag-hammer sa fifth. Yan. Then, after mo i-hammer yan, may isa kang nag-iisang fifth string. And then, ito susunod, pull off. So, mula dito sa, itong nakatipa ka dito, di ba? Nung nag-fifth string ka, hindi umaalis tong pwesto mo, di ba? Yung second string mo, sa fifth fret, pu-pull off ka, pabalik dito sa second fret. So, ganon ang pull off, okay? Tapos, ending ka sa pagbalik ng third fret, yung second string mo, okay? So, pagka talagang regular speed, tapos, meron pang nag-iisang, yung ending niya, may isa pa talaga. Okay, and then, lipat na ng chord. B minor na tayo. So, sa B minor, ang unang mangyayari ay pinch, sabay ang fifth string at, third string. Okay? Tapos, nag-iisang fifth string, and then, kalabitin mo ang second string. Tapos, fifth string ulit. Then, ito, hammering. Magiging bitaw yung second string mo, magiging second fret. So, bitaw mo itong middle finger. Okay? Hammer sa third fret. Yun. Tapos, plucking ka lang. Third string, fourth string.
And then G na tayo. Pwedeng hindi mo na gawin yung chord na G kahit sa 6th string 3rd fret ka na lang. Yun ang unang kakalabitin. And then 4th string, 3rd string, balik sa 4th string. Tapos lilipat ka na ng gagawing tipa, ganyan. Parang naka-disus to, okay? Tapos titipain mo, ipa-pluck mo ang 2nd string, 3rd string, and then, ayan, para kang naka-disus 1st string tipa. Then D. So first string pa rin yung tinipa mo. Paglipat mo ng D, first string pa rin ang tinipa. Yan. Ito na, yung susunod na pattern na. Natapos mo na yung unang pattern ng D, A, B minor, G. So i-demo ko na nga mabagal yung unang pattern na iyan. Sunod pattern, nagsabay ulit ang, nakadika ulit, nagsabay ulit ang 4th and 1st string. Tapos 4th string. Tapos, biglang lilipat yung 1st string mo, 2nd, magiging 3rd fret. Tapos, 4th string ulit. Tapos, yung 1st string magiging 2 ulit, 2nd fret ulit. So, nakadika ulit. Tapos ito, mabilis ang hammer on from 0 to 2. Tapos, zero ulit. Okay? Ganun. Toinong. And then, mabilis ang lipat sa second string. And then, mabilis ang hililiit pupunta ka sa fifth string, fourth fret. Sabay, A na ang susunod. So, fifth string open. Tapos, sunod-sunod ang plucking. Fourth string, third string, second string. And then, pagdating sa second string, hammer on pull off, 2-3-2. Second string, 2-3-2, ganon. And then, ano kagad? Third string kagad. And then, fourth string, fourth fret. Tapos, open third string. Kung ide-demo natin yung A na iyan. And then, susunod na, ito, dire-diretsong pababa, pataas na plucking lang ito. B sus 2. So, i-B sus 2 mo, unti pa mo. Mula 5th string, pababa, ang plucking, 5th string, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Ganun lang. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, G. Ito naman, 6, 6th string, tapos 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Okay? So, yan ang G mo. Pwedeng hindi mo na lagyan itong 5th string kasi hindi naman ipa-plucking yan. Okay? Yun. Tapos na tayo. So, i-demo ko na itong itinuro ko sa inyo. Tapos, mga kailangan ng chords, i-dictate ko. Kumbaga, ituloy-tuloy natin yung kanta, okay? Ito, verse. Okay? O, ginagawa mo yon, nagve-verse, kumakanta yung si vocalist. Okay? And then, pag natapos mo yung verse, papasok na yung chorus. Okay? So, ang chords ng chorus, D, how me now, F sharp major. So, yan susunod sa D. And then, I'm 6 feet, D minor, tapos G, tapos D ulit, maybe 6 feet, F sharp, it's so far down, tug-tug-tug-tug. O, diba? Oh, again, again, ang chorus ay D, at paano tsepuhan? 1 and 2 and 3. So, ito magandang patunogin yung F sharp mo. Hindi ka nagba-bar chord, pero bar chord ang tipa. Paano yun? Open ang 2nd and 1st string. Okay? So, hindi ka naka-bar chord. Nakaangat yung index mo. Oh. Sa 6th string lang nakatutok. Okay? Ha? Sarap pakinggan. Ano? Katunog. Ano? Yun, ha? Chorus.
minor, G. Itong susunod, mas mabilis ang B minor G. Ganon. Dam, jagam, jajam. Turutug, tug, tug. Tapos, kakanta lang ulit. Verse 2, okay? And then, chorus. Susunod na chorus after verse 2 ay mahaba-haba. Okay? Ulit. Isa pang B minor G. Isa pang Mi minor G. Tapos, E minor. Ito yung sad eyes follow me. Sad eyes follow me. Kita mo yung ginawa ko? E minor. G. Tapos ito. Parang ano to? Tunog D. Lagyan mo ang iyong 4th string sa 4th fret. Tapos yung index mo, 3rd string sa 2nd fret. Tapos D. Okay? So again, sa una, sad eyes follow me. Tapos A. B minor G. Okay? Tapos uulitin mo yun. For you and me, for you and me. Yan. And then, papasok dito yung sa chords ng chorus. Tapos, hold me now. I'm 6 feet from the edge and I'm picking. Yeah, mataas na kantahan na yan. Ulitin yung hold me now, tapos it's over now. And then outro ka lang. Pwede yun ulit yung ginawa mong itinuro ko sa'yo. Please calm down, we can fall in. Ganun mo na lang yan sa G na yung tapos. At tapos na rin ang video na ito. Ayos? Up here, paring done. Here.